ha. Wanted, sweetheart. Ay, good pa. Hello po. Kumusta? Taga-Sanga. Dito po ako ngayon sa Silang, Cavite. Ah, Cavite? Opo. Oh, may sumilip. Yung kasama ko dito, sumilip. Eh, ano bang pagkabanahan mo dyan sa araw-araw mo? Hindi po, dito po ako ngayon sa ano, sa Silang, namasukan po ako ng kasambahay. Sa totoo lang po, galing po akong province. Taga Digos City po ako. Province po. Bisaya, Deka. Bisaya ka rin? Bisaya ka? Bisaya po. Cebuana po ako. Ah, pareha tayo ka. Bisaya. Hindi, bawal mag-Bisaya dyan, Tagalog lang kasi. Oo, pareho nga tayo, Bisaya. Ay, wala namang, ano yan, Bisaya. Ano nga pangalan, sir? Hamito. Ang pangalan ko talaga, Uliba. Ulib ang tawag sa akin. O di kaya Inday. Inday. Olive ang pangalan mo? Tapos yung apelido mo, Owen? No. Shetuka ang apelido ko. Oh, sa kala ko Olive tapos. Olive yung pangalan mo tapos yung apelido, Owen. Joke lang ha. Joke. matagal ka na bang naging ano, single? Opo. Opo. 20 years may ilang taon? 20 years may... 20... Tagal na pala. Una. Ako, wag 2 taon pa lang. Ano yung asawa mo? Naman ba? Hindi. Oo, kinuha ni Lord lang. Ito kasi, yung asawa ko, nagluko. Ah, yun. Hiwalay. Maliliit pa yung mga anak ko. Hiwalay na kami. Kasi, bad... Bad people. Eh, ganun naman talaga. Kung di ka... Tsaka may mga... kabit niya sa asawa niya. Asawa, kinakasama niya ngayon. Kayaan mo na sila. Doon sila masaya eh. Oo. Hindi naman ako nag-ano. Matagal na. Ano ko... Nag-focus ako sa trabaho... Actually kasi, nung nakaraang year, nag-business ako sa Davao. Kaso lang, hindi pinalad. Tapos naabutan ako ng pandemic and then nagkasakit. Kaya hindi pinalad talaga. Kaya naisipan ko na lang na pumunta uli sa Maynila para magtrabaho. Masok akong kasitahan. Dalawa lang pinalad ito. Yung amo ko. Excuse lang, ma'am. Ma'am, isagad mo nga po yung ulo mo sa screen, ma'am. Isagad mo po yung ulo mo. Ayan. Okay. Okay na, tita. Yan. Thank you, tita. Okay lang yun. Importante, ano, may hanap buhay na marangal at saka, ano, napang-tustot din sa mga yung anak mo. Eh, malalaki na ba yung mga anak mo? Siguro may mga asawa na rin. Ano? Ilang taon mo na ba ngayon? Nagsiasawa na yung mga anak ko. At saka, solo flight na ako sa buhay ko. Oo, ganun. Ayos pala. Eh, ako, mayroon pa akong ano. Mayroon pa akong mga anak na nag-aaral eh. Wala. May tinutulungan lang ako na anak yung isang nagka-isang anak kong babae na si Isha pagpanganak niya. Tapos, ngayon, humilig sa akin ng tinting tulong naman, okay lang naman sa akin. Ganun lang. Okay lang yan. Normal lang naman yan. Saan ba lalapit yung anak? Siyempre siya magulang. Saka isa lang yung babae, kaya dito talaga pwede maiwan yan. Ngayon naman, kahit na pati yung mga lalaki, kung kailangan, ilan ba anak mo? 4. Sa akin, marami. Ganun. Marami ka palang binubuhay. Hindi naman, asawa, nag-asawa na rin yung iba. Yung iba naman na nag-aaral pa sa college ngayon. Wala na akong,
elementary, secondary, wala na, nasa college na lahat. Anong year na ba yung bunso mo? Third year college ngayong pasukan. Maganda pag nakatapos talaga. Eh, tatlo na lang si Janti ko. Eh, mag-graduate naman yung dalawa ngayong June. Graduation nila. Ah, okay. Anong trabaho mo dyan? Driver. Ah, driver. Kumpanya kayo? Company? Oo. Nagigising mo lang, sir? Ano lang eh, kasi walang pasok namin ngayon, bukas pa. So, ito, higa-higa lang sa ano, sa kwarto. Relax. Ah, ganun. Oo. Okay, galing Ramadan eh. Ilang taon ka na, sir? Double five. Ah, double five. Ikaw? Oh, ako hindi pa. Hindi pa. Isang zero years old ka pa? Ano ba? 49. Ayaw, mayroon pala eh. Akala ko hindi pa. Hindi pa natin. Nick birthday ko. Ito rin si Bintin ako eh. Malapit yung birthday mo pala. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Thank you. Wow. Salamat. Eh, ako, tapos yung birthday ko eh, January. Ikaw yung regalo sa birthday ni ma'am, sir? Ha? Ikaw yung regalo kasi may boyfriend na siya. Wow, insyaallah. Kung magkasundo kami, pupunta ako sa Digos. Kasi doon naman ako talaga lumaki sa lugar nila. Doon sa may, sa Jose Abad Santos ako, Jose Abad Santos. Nag-aaral ako dati sa Caburan, Holy Cross. Doon din ako pinanganak, sa Don Marcelino, Davao del Oh, nako, pareho pala tayo yung nanggaling, medyo magkalapit lang pala tayo ng barangay. Yung bayan dyan, yung Caburan. Yung city naman, Digos. May mga classmate ako doon sa yung Joey's at saka Midil. Ah, ganun po ba? Oo. Kaya lang, matagal na rin ako hindi nakabalik doon. More than 30 years na. Ah, matagal na pala. Saan po ba ito sa uwi sa Pilipinas? Sa Leyte ako. Nasa Leyte na ako umuwi kasi ako sa Leyte. Doon ako nakapangas. Pero taga Leyte talaga kami. Bali, pumunta lang kami doon sa Jose Abad Santos, sa may Kalbay. Kalbay talaga yung barangay namin noon eh. Dahil marami akong kamag-aan, kapatid ng lola ko nandun. Wow. Aside ko naman, Bulano naman yung nanay ko, pero wala na sila, patay na. Taga Bulang nanay ko, ang tatay ko taga Cebu. San Sabon. Sa Tagbilaran. Ah, tagmalayo sa amin. Antikera kami, yung talagang pinanggalingan ng lulo namin. Lulo ang tatay ko. San Fernando ang tatay ko. Noon yun, sila wala na. Pero yung mula nung mura ko yung iiwan ka ng asawa mo, nagka-relasyon ka ba o hindi? Hindi. Dati, umubok ako pero hindi rin nag-success. Wala. Kasi iba, pag may nakita na hindi ko nagustuhan, ayaw ko talaga. Oo nga, ilang taon ba yun yung sumubok ka? Ilang taon nga nagsama? Baka simula paghiwalay ng nas ko, siguro mga 3 years, ganun. Pero wala na hanggang ngayon. Tagal na. Ah, ganun ba? Mula nung kinuha nung yung misis ko ni Lord, hindi pa ako nakasubok. Ah, ganun. Ako hindi. Hindi rin. Mula nung iniwan ako, virgin pa ako. Ngayon, virgin ano ba yung virgin? Sir, bawal po yan. Sir, bawal po yan sinasabi mo. Sorry pala.
Kaya ano, hindi ko pa nasubukan uli. Wala na, violation. Baka ikaw na, kung ano, ano magkasundo tayo. Ganun. Ito lang. Sa akin lang naman. Baka pag-uwi ko next year, bakasyon ako next year kasi ano eh. Pero kaya lang sa ano, mga November pa. Next year. Ang hinahanap ko naman, sa totoo lang, hinahanap ko sa lalaki yung totoong tao talaga. At saka, honest talaga siya, hindi sinungaling. At saka, ang pinaka gusto ko sa lalaki, yun bang iparana sa akin na mahal niya ako, ganun. Hindi ko naranasan. Ngayon din naman gaya, ano, saglit lang naman, ano, mahalin yung isang tao kung halimbawa magkasundo. Kayo na nila, kung lagi naman kayo nag-aaway, kahit mahal kayo sa umpisa, magmahalan kayo sa umpisa, mawala din niya kung lagi naman kayong, ano, nag-aaway, tampuhan, ganun. Pero kung, siyempre, hindi man maiwasan yung, ano, hindi naman maiwasan natin yung mga problema, eh, normal lang naman yun. Pero huwag lang yung aabot sa sakitan kasi hindi maganda yun. Okay lang naman yung mga sagutan, mga ano lang. Okay lang. Pero ang asawa ko noon, ako sabihin ko sa on the air talaga, nananakit sa akin. Oo. Hindi ko alam kung dahilan niya. Siluso kasi talasinggiro ang ano, ayaw ko noon. Siluso mo ka, ano, mabunga nga ka rin. Kaya ganun. Minsan kasi masubra na sa ano. Ako kasi ang tao na ayaw ko ng gulo, ayaw ko na iskandalo, ganun. Siya ang iskandalo, so hindi po ako. hindi siya ang nang-iwan. Ako talaga ang hindi na kaya sa ugali niya. Kaya, kusa akong nag-decide na umalis na at saka pumunta ako sa magulang ko. Yun. Dinala ko lahat anak ko. Binuhay ko sila. Hindi ako nang kahit pisong sustento sa asawa ko. Hindi. Kusa ako lang tabaho. Yung ano, nung iniwan mo, hindi ba siya sumubok na makikbalikan sa'yo? Sumubok siya na ilang bisis. Kaya ako yung lumayo. Hanggang nakarating ako dito sa Maynila na hindi na niya kumaabot. Ganun. Kaya dumami yung anak namin, naging apat kasi ang nangyari, hiwalayan ko siya. Suyo niya ako sa magulang ko. Tapos, sabi ng magulang ko, ayaw nila ng konsentidor kasi may anak kami, ibalikan na naman. Ganun, aabot kami ng barangay. Tapos ganun din ang mangyari hanggang sumabot ng apat ako. Nung time na yun, hindi ko na talaga kaya. Kasi ang nasa isip ko naman, pag hindi ko naman kaya, baka mapatay ko siya o ako mapatay niya dahil sa ugali niya. Kaya lumayo ako. Ganun. Mainam na yun. Mainam na yun na umiwas ka para like, hindi saka abot siya ganun. Sa ano, sa plantation, sa kumpanya doon sa Digo City, ang sabi ng supervisor namin, lumayo ka na ulit kasi yung asawa mo, sana nakita ko, ano, hindi na normal kasi ano siya, hanggang tumatanda, nagkaiba yung ang lumalala yung pananakit niya sa akin ba? Kaya yun ang inaano ko. Isip ko naman, pag anong mangyari sa akin, kawawa yung mga anak ko, kaya lumayo na lang ako. Iwan ko sa anak ko sa nanay ko. Okay. Tapos ang ginawa naman niya, para makipagbalikan ako sa kanya, kinuha niya yung anak ko, dinala niya doon sa kuder niya. Ayun, di ko na alam. Kasi naputol yung ano eh. Ang ginawa ko lang, nagtrabaho. Kahit anong sabihin nila, ayoko na. Tsaka nung ano naman, nung nanay niya, ibanggit ko talaga nung nanay niya, ang sabi ng nanay niya sa akin, ano raw, bakit ko daw iniwan yung anak niya? Sabi ko, alam mo ugali ng anak mo. Kahit ipamigay pa yan uli, hindi ko talaga tanggapin. Grabe yung naranasan kong truma sa anak mo. Totoo yan. Kaya ito ang hirap. May hinahanap ako sa lalaki na kung gusto ko mang mag-asawa ulit, yun bang iparana sa akin na mahal ako. Ganun. Hindi ko naranasan. May, siyempre, kung alamawa, maging tayo, eh, siyempre, iparanas ko sa'yo yung mahal kasi marami namang mahal ngayon.
mahal bigas, mahal ano, pabilihin. Kaya na ako doon, pagmahal. Hindi naman ako pabaya. Hindi rin ako, sabihin mo na, asawa lang na, kaya nakaano lang sa bahay. Hindi. Hindi ko kayang, no, gusto ko may income ako, ganun. Hindi ako nag-aano. Hindi rin ako. Ano, kasi naranasan ko, pag wala akong trabaho noon sa asawa ko, ano, sinasaktan niya rin ako. Ganun. Kailangan magtrabaho ka. Ganun ang ugali niya. Kaya kahit may mga anak kong maliit, may ano ako, kinakaya ko yun. Tumutulong ako para magkapira ako. Ganun. Hindi, masipag ka. Pero malas ako sa pagmamahal ng asawa. Wala eh. Wala. Marami namang ganun, kaya lang ano, kasi mayroong iba kasi na nagkatagpo sa una suite, tapos iba nang huli, hindi pala kayo forever. Bakit? Pero noon ako sa ano na, kasi sa lula ako lumaki noon, yung tao na yan medyo magkarapit ang barangay namin, tapos yung dumadalaw yan sa amin, bata pa ako noon, dumadalaw siya sa amin. Bait niya, parang di makabasag baso eh. Pero nung kinasal ko is, pagkatapos nun, dun ko na nalaman lahat ng ugali niya. Napakahirap talaga. Grabe. Mas mabait, ano, delikado pa yung una mabait. Delikado yan. Kasi may ilalabas pa yan eh. Diba? Matanda siya sa akin ng 8 taon. Dapat siyang nagmamanid sa akin, nag-ano sa akin. Po hindi. Grabe ang adjust ko sa kanya. Mas ako ang bata, mas ako ang grabe, ang hirap talaga. Sobrang hirap. Kaya naman lang, ang inaano ko lang, kung makatagpo ako ng tao, yung bang sanang inaano ko sa lahat, yung mahal talaga ako. Ganon. Insya Allah, pagka ano, siyempre, hindi naman natin masabi sa ngayon na ano, kailangan pa natin magpangkita para magka mamit yung kita mo ko, mamit din kita sa personal. Hindi mo masabi na ngayon na okay, mabait ako o ano, kasi na nakita lang tayo dito muna sa video call, ano. Hindi mo man malaman ang isang tao na mabait kapag hindi mo siya makaharap o maano. Yun. Eh kasi pwede naman ako magbait-baitan sa'yo. Tapos pala, meron pala akong nagger na ano, gali, o ikaw man, ikaw siguro, ganun, no? Hindi pa. No? Totoo lang ako, totoo kasi live ito eh. Totoo lang ang sabihin ko. Ano yung naano mo sa akin ngayon? Yun talaga ang ugali ko, yun ako, ganun. Ayan ang amo ko, si nanay nanonood. Yun talaga ang ugali ko. Hindi ko ako sa labay. Hindi po na ako dungan ng wala ang asawa, sino nang ipag-chismisan, nasa baraha, nasa bisyo, nasa ano ako. Hindi ako ganun. Meron mga nanay na ganyan. Pag umalis yung asawa, nasa barkada. Meron ganyan. Bahay, trabaho lang talaga ang ginawa ko sa buhay ko. Ganun. Maganda yun. Maganda yun. Aisha. Kasi naman, okay lang. Okay lang yan. Kahit kapatid ko, alam nila ang ugali ko. Ganun talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Ganun ang ugali ko. Bahay, trabaho, ganun. Pwede. Matalabas. Sinin ka. Buwis sa bahay. Ganun lang. Hindi rin ako ano ng kapitbahay. Magkipagkaibigan. Tito, makilala ko siya o ganun lang. Tapos hindi talaga ako nag-aano. Ganun ang ugali ko. Ayos siya. Halimbawa, pag sabihin ko sa'yo na ano, pag uwi ko, mag-meet tayo, okay lang ba sa'yo? Okay lang din. Hindi naman problema. Baka sa'yo. Ano man problema? Pero hindi naman tayo. Kasi kung single din ako. Kasal ka ba nung asawa mo dati? Kasal ako, pero ninakawan nila ako ng edad noon, kaya ako para ako makasal. Ninakawan ka mo ng edad, kung may kasal kayo, talagang mayroong record kayo. At saka, nilapit ko na sa attorney yun. Ang sabi ng attorney noon, naghiwalay kayo ngayon, pag hindi kayo magbalikan at saka hindi kayo ikasal uli, mawalang visa itong kasal mo. Sabi niyang ganun.
Eh, hindi man kami nagpaligid. Hindi, may process yan. Kung gusto mo talagang i-check na wala kang record, pumunta ka sa PSA. Makita naman yan doon kung meron. Oo naman. Pero sa amin lang, wala na kaming pakialaman. Oo, oh, ayun na. Kasi may ano, iba kasi na, halimbawa, may iba ka na, no? Dahil kasal kayo, may pwede kang mahabol. O mapakulong pa tayo kung gano'n. Ah, hindi. Hindi rin. Payag rin siya na ako ulit. Kasi may asawa naman, siya mapangalit na rin sila. Ang sabi ko lang sa kanila rin, sabi ko rin sa anak ko, ayutin nyo mula sa pamilya mo, hindi ka kayo gagawin, awag mo lang rin ako gagalawin, kasi hindi mo kasa ako mag-aaral pa. Ganun. Ganun lang. Sige, okay. Sabi ng anak ko naman, madali lang yan ma. Halimbawa mag-asawa ka uli, hindi kami tutol. Pagawaan lang natin si Papa, tapos papirmahin lang daw. Nasabi, wala nang problema. Ganun lang. Ma'am, okay. Oo, sa ano lang yun, sa kahit yung pirma na kasi yun, verbal, pero sa process talaga, may due process yan yung magkahiwalay. Pero kung meron na rin siyang pamilya, wala na kang pagkailaman, okay lang yun, pero hindi naman tayo magkasal uli dahil kasal ka dati nung anasawa mo. Diba? Hindi ako may kasal uli, kasi ang kasal namin noon, matawag yun na hindi legal. Kasi maliban sa nilipan ako ng edad ng magulang ko noon, yung kasal ko lang yun. Ang huwis kasi, may ano yun siya ng ano natin ngayon na 7 years lang. Pag lagpas ng 7 years na hindi kayo magbalikan, mawalang visa yung kasal mo. Ang kulang na lang doon, ipapakansel mo na lang yan sa doon sa ano. Ewan ko, parang well, hindi ako nakarinig ng ganung batas na pag nagkaabot ng 7 years, so, mawala ng visa. May batas na ngayon, pagkasal kayo. Basta, sa nalaman ko lang talaga, ano, makikita yan sa PSA. Diba, in-issue dati PSA, ngayon doon talaga ang lahat ng record sa kasal. Kanan doon, may marriage contract ako, meron man. May ano man, pero kung ano, so okay lang yun. Importante dyan yung hindi na siya manggugulo sa atin. Hindi. Hindi na ko lang. Katotoo lang, yung kinakasama niya ngayon, nag-ibagkaibigan. Gulo. Ako lang ang tao na ayaw ko ng gulo. Ganun lang. Sige. Okay na yan. Sa pag-uwi ko, ano? Paano ba kayo na makontak? Ito, Facebook ko. Ito yung number ko. Paano yan? Mag-uwi yan. Mag-offline, kuha na lang tayo. Kasi bawal daw eh. Ah, okay. Okay. Para mas maganda yung bago ko uwi, siyempre pa mag-chat-chat nang muna pansamantala na nandito pa kasi sa ngayon busy pa sa trabaho, ikaw din dyan, ano? Saka lang pag mag-uwi na. Wala naman tayo ngayon kasi friend tayo. Tapos may anak pinag-aral, patapusin mo yung anak mo. Kasi mahirap ang... Tapos, ganun. Tama-tama nga pag-uwi ko. Tapos na yun. Ah, okay. Oo. Sa akin, walang problema ang mga anak ko. Baka ikaw, may problema ka. Baka ayaw ng mga anak mo. Maintindihan naman nila yan. Tsaka... ano ba yan? Yung mga anak kong iba, may mga asawa na eh. Yung apat may asawa na. Ang sa akin, ang sabi ng mga anak ko sa akin, papayag man kami magkatawa ka ma, basta hindi lang kasing ugali ng papa ko. Yun ang sabi. Sige. Sa ano na lang, mag-meet na lang tayo pag-uwi ko, ha? Ah, sige. Walang problema.
Offline na lang tayo mag-usap para ano yung contact mo sa yung contact ko. Kasi bawal sa ano on air. Ah, sige. Sige. Okay lang po. Mm. Off-cam ko na po ba kayo? Maraming salamat. Sige. Salamat, salamat Sir DJ. Sige. Good luck. Okay. Yan po yung tita at saka tito ko. Ayan, natapos na rin si tita. Kasi nung isang araw nabitin si tita eh. Magbe-birthday pa pala yung tita ko. Wow. Magbe-birthday na yung tita ko, may boyfriend na siya.